Sige, kumain ka na madami. Oy, baby, natawagan mo na ba yung kaibigan mo, yung naglilinis ng aircon? Andudumi na ng mga aircon natin. Ay, si Ramil po. Eh, sir, hindi makakapunta eh, kasi inuubo. Inuubo? Opo, sir. Nalamigan daw ng sobra, kaya ayun, inuubo. Nalamigan? Eh, buti pa siya nalamigan eh. Kami, init na init eh. Eh, baka marami po yung aircon nyo. Ba't ninyo po palinis kay Ramil? Eh, yun na nga pinag-uusapan eh. Ah, talaga? Galing ka talaga, nahulaan ko. Uy, Pitoy, sabi mo sasamahan mo ako sa Laguna, ha? Bakit nga? Ano ka ba? Yung baking expo! Ngayong Biyernes, sa Laguna, di ba? Ay, oo, walang problema. Okay. Ay, sir, nag-text po si Ramil. O ano, makakarating daw ba? Ay, hindi po. Natatanong po siya kung anong magandang gamot sa ubo kasi nahihirapan na siya. Tommy, kailan ka magbabayad ang tagal-tagal na nung utang mo? Okay, next week. Last week, sinabi mo ding next week. Lahat ba ng next week nagiging last week sa'yo? Kailangan ko ng pera, mangananak ako. Okay. I promise next week. Anyway, 800 lang naman ang utang ko, hindi ba? Ang 800? Diba? 1,200 ang utang mo. 1,000? Sige, I promise babayaran kita next week. Promise. Pag di mo binigay, promise next week sasaktan kita. Fair enough. Berta, ba't ang bagal mo magwalis? Ba't hindi mo bilisan? Ganito. Hindi ganyan. Bilisan mo pa. Ganito. Ay, nako. Ewan ko sa'yo. Pakita ko sa'yo paano. Siyempre naman, bibilis-bilis mo naman para tapos ka agad ang trabaho. Ganyan, oh. Bilis-bilisan mo, oh. Ang dami pang gagawin sa bahay. Oh, yan dali lang, tapos ka agad. Ha? Oh, talaga. Oh, ituloy mo na to. Berta! Berta! Naisahan ako nito. Didi, wala ka bang napapansin dito kay Berta? Bakit, ma? Nahirapan ako eh. Parang ang bagal na kumilos, hindi na mautusan. Parang wala akong kasambahay dito. Eh, siyempre naman, ma. Buntis eh. Baka kung ano mangyari sa baby niya kapag binilisan niya yung kilos niya. Kaya nga naisip ko, pabalikin na lang natin sa probinsya hanggang sa makapanganak. Ha? Bakit? Eh, wala namang pakinabang eh. Sa halip na tulungan ako, siya ang tinutulungan ko. Tapos binabayaran ko pa. Grabe ka naman, ma. Purkit buntis yung tao eh. Tinataboy mo na parang pusa. Nakakaawa naman yung tao. Kawa? Naawa ka sa kanya, sa akin. Hindi ka naawa? Ay... Didi, ha? Oo naman, ma. Naawa rin. Eh, di pa uwiin na natin si Berta. Ikaw ang bahala. Desisyon mo yan. Basta labas ako dyan, ha? Oo na. Ma, guha mo naman ako merienda, oh. Kala ko naaawa ka sa akin. Bakit mo ako inuutusan? Oh, si Berta na lang uutusan ko, pero hindi mo na siya paalisin. Hindi na. Ako na. Pits, asan ba si Ramil? Di ba siya maglilinis neto? Oo, oh, eh, may sakit daw, kaya... Init na init kami dito sa bahay. Sabi ko, tayo na lang maglinis nito. Kaya naman, di ba? Uy, daway ba kayo ni Janice? Bakit? Sira yung damit mo sa likod. Sira? Oo. Oo. Lokong daga yan, ah. Daga? May daga sa inyo? Oo, ang dami sinirang damit sa amin. Saan ang galing? Ewan, eh, siguro sa kabilang kali nung bumaha doon, nabulabog yung lungga ng daga, tapos pumunta sa amin. Bueno, pababayaan nyo na lang yan.
Eh, hindi eh. Nagpatawag naman si Janice ng Terminator. Terminator? Exterminator? Yun nga. Eh, maglalagay doon ng chemicals eh. Chemicals? Eh, paano si John Rick? Oo nga eh. Kailangan wala kami doon sa bahay habang nagtatrabaho yung mga Terminator. Exterminator? Yun na nga. Eh, Pits, wala kaming matitirahan. Tay, nakakaawa naman si John Rick. Si Janice nga, wala nang masuot na damit eh. Napapraning na nga kami dahil baka kagating kami ng daga, magkasakit kami. Eh, hindi na kami makatulog. Dito na lang muna kayo. Dito? Oo, dito na lang muna kayo hanggang matapos ang trabaho yung mga exterminator. Sigurado ka, Pitch? Oo eh, dinamahan mo na ako eh. Yes! Thank you, Pitch! Thank you! Oh, sige, sige. Eh, alam mo naman yung makinang yun, takot sa daga eh. Sila lang, ikaw hindi. Ako hindi ah, daga lang. Mimi, tawag mo raw ako. Oo, maupo ka. Napapansin ko kasi, parang nahirapan ka ng kumilos dahil sa pagbubuntis mo. Tama ba ako? Oo. At siyempre, nahirapan ka na rin magtrabaho. Tama? Oo. At parang mas maganda para sa bata, magpahinga ka na muna. Tama? Oo. Pwes, napagdesisyon na namin ni Deedee na tulungan ka. Talaga? Oo. Para hindi ka na mahirapan, pauwiin ka muna namin sa probinsya hanggang makapanganak ka. Tama? Sira ka ba? Ha? Ba't mo ako tatanggalin sa trabaho eh nag-iipon ako para sa anak ko? Hindi ka namin tinatanggal sa trabaho. Pinagbabakasyon ka lang namin. Eh di pag nanganak ka, bumalik ka dito. Bakasyon? Oo. Walang trabaho? Wala. Bakasyon nga eh. Sige. Yes! O sige. Balik ka na sa trabaho mo. Bakit ako magtatrabaho? Ha? Sabi mo bakasyon. May nagbabakasyon bang nagtatrabaho? Manunood muna ako ng TV. Ituloy mo muna yung mga ginagawa ko. Ano bang ginagawa mo? Naglilinis ng CR. Aray, teka! Indahan-dahan, please. Huwag mong bibilis na lakad mo. Huwag mong bibilis na kinakalagkat mo ako. Ano ba yun? Eh, sorry. Sige na, doon o. Doon na nga, Patrick. Uy, dahan-dahan. Ay. Uy, paano? Hindi mo na ako masasamahan sa Laguna. Eh, malamang. Tamo naman, no? Paano ako makakapagmaneho niya? Ito naman kasi nagdala-dala pa ng daga, hindi nilang iniwan doon sa kanila eh. Eh, mali ko bang umangkas sa damit ko yun? Buti na lang walang daga dito sa atin. Oo nga. Pambihirang daga na yun. Dinamay pa ako. Wala bang daga dito sa bahay nyo? Wala. Ipis lang. Pat nanganak na raw ako, saka na lang ako bumalik. Talaga? Ang hirap naman nung kuwi ka mag-isa. Sasama na lang ako para maalagaan kita. Eh, paano yung trabaho mo? Papaalam ako kina sir. Eh, pa't hindi ka payagan? Papaliwanag ko sa kanila. Imposible naman hindi sila pumayag. Hindi pwede. Ay, okay po. Sige po. Uy! Ano ka ba? Hindi mo malang ba itatanong kung bakit? Ay, oo nga po pala. Bakit po hindi pwede? Eh, kasi nga, kailangan kong magpunta ng Laguna. Eh, nakita niyo naman yung paan ni Pitoy, hindi ba? Paano magmamaneho yun? Ay, oo nga po pala. Bakit ka nga ba aalis? Ma'am, sasamahan ko sana si Berta. Pinagbabakasyon po ni Aling Mimi hanggang makapanganap. Talaga? Huh? Kawawa naman si Berta, mag-iisa dun sa probinsya. Eh, kung dito na lang muna kayo tumira. Po? Oo. Dito na lang muna kayo, hanggang makapanganak si Berta. Gamitin niyo yung guest room. Sigurado po kayo? Oo, para hindi ka na rin kailangan pang umalis.
Sige po, sasabihin ko po sa kanya. Aalis na kami. Sige. Sige po. Ingatan mo yung baby mo, ha? Oo. Bakit? Parang naisip ko lang. Masarap siguro magka-baby, no? Ay, naku, oo naman. Natatandaan ko pa. Nung ipinagbubuntis kita. Namimiss mo rin magka-baby, no? Hindi. Mukulon siyan ko. Sandali lang. Sige. Pasok na. Dumiretso na kayo dun sa guest room. Pinaayos ko na kay baby. Sige pa. Salamat, Elsa. Wala yun. Sige na, sige na. Tanda. Sige, ma'am. Ma'am, sigurado po kayong okay lang? Oo naman. Bakit? Kagabi pa kami sige may nag-usap, kaya hindi ko masiguro kung ano mangyayari. Hindi, kasi di ba may nag-exterminate ng mga taga sa kanila. Eh, sabi ko, dito muna sila at baka ma-expose sila sa mga chemical eh, di ba? Eh, yun na nga yung sinasabi ko, pero hindi mo nga nasabi rin sa akin. Oh. Kaya itong si Robert, sinabihan ko rin naman na dito muna sila ni Berta hanggang makapanganak. Eh, paano ngayon niya? Eh, nga, ano bang magandang gawin? Pits, ano bang pinoproblema niyo? Wala naman ako nakikitang problema. Ano ibig mo sabihin? Ang laki-laki nitong kwarto eh. Kasya kami lahat dito. Ha? Sure ka ba, babe? Oo, sanay naman tayo sa magsiksikan, di ba? Oo nga po, ma'am. Di ba, Berta? Oo. Yun naman pala eh. Hindi, teka, sandali eh. Pwede ba yun eh? Pareho kayong buntis? Hindi, okay naman kami magkakasama dito. Di ba, be? Ha? Ha? Oo! Oh, ino pala eh! Sigurado kayo, ha? Oo, oh, ino na problema. Oo, oh, naman pala eh. Okay na! Aray! Tingin mo ba mahirapan ako, mga anak? Hindi, kayang-kaya mo yan. Ikaw pa ba? Warrior girl. Hoy! Berta, kamusta ka na? Okay lang. Ay, talagang sinadya mo pa talaga si Berta dito? Ay, ano, ikaw ba yung teacher niya? Hindi, hindi. Dito kasi kami muna pinatira ni Sir kasi may ginagawa sa bahay. Ay, talaga? Ang saya naman. Ikaw ba, kailan? Ha? Nako. Wish ko lang. Lapit na siguro yun. Aray, sumisipa, aray. Ay, sumipa na. Pa-feel, pa-feel ha. Ay, yung akin din. Siguro nag-uusap sila. Oh, di ba? Be, okay ka lang dyan. Oo, be. Eh, dito na kami ni Robert, dyan na kayo ni Berta. Para hindi sumakit ang likod niya. Di ba malamig dyan? Kesa naman ikaw malamigan. Robert, gusto mo dyan na lang ako? Naku, wag na. Nakakaya naman kung kami ni Janice ang magtatabi. Uy, ano ba? Ibig sabihin niya, kayong dalawa dapat dito. Ha? Eh di tatlo tayo nandito? Sino sa gitna? Ang gulo mo naman. Matulog na nga tayo. Good night, be. Good night, be. Good night, Berta. Good night, Robert. Good night, Robert. Good night, Patrick. Be. Be, gising na. Gising. Be.
kaya pala na naginip ako kagabi. O, ano pa naginip mo? Tinubukan ka rin ng balbas. Oy, ano ba? Sandali! Ingat nga kayo, baka mabakan niyo pa ako. Lalo ka na. Ay, po, ibigay mo ko eh. iPad ko eh. Ikaw mo yung pagkain ko sa kwarto eh. Palitan mo muna yun. Oh, deka, sandali. Usapang pagkain yan eh. Doon kayo sa kusina magabulan. Ano ba? Uy! Ay! Duray! Gusto ko manood. Ano ba lahat? Pits! Eh, pwede ba daw makinood ng TV si Janice? Eh, ba huwag na nanonood ata si Sir? Hindi ako. Si Berta nanonood. Ayun naman pala eh. Berta, ilipat mo nga sa 7. Kakalipat ko lang. Nanonood pa ako. Be, wag na. Nauna naman si Berta eh. Hindi pa pwede. Pumayag na si Piz. Berta, akin na yan! Akin na yan! Ayoko. Bakit? Kinukuha niya sa akin yung remote. Okay lang yan. Ipera mo muna. Ayoko. Ano ayoko eh? Pumayag na nga si Piz. Akin na yan! Akin na yan! Pumayag na nga! Hindi pwede ganyan! Teka lang! Sandali! Bago kayo magkagulo, alis na muna ako at baka madisgrasya na naman ako dito. Ano, Berta? Uy! Sige lang, bigyan mo na muna! Patrick! Hoy, ano ba? Bitawan mo na yan! Huwag mong balik! Ay! Sir! Ako! Ay! Saan mo nabili? Hindi ko binili. Inutang ko rin. Grabe ka naman. Pambayad mo ng utang-utang din. Kaya nga, huwag mo na nga sa maingay sa kanya. Saan ba siya? Eh, doon muna siya nakatira kina Pepito. Kina Pepito? Magkasama sila ni Janice. Kasama ni Janice? Bakit? Mahabang story ah. Basta doon daw muna si Berta hanggat makapanganak. Okay. Sige. Hindi. Pupunta ako na lang siya ron. Anyway, tama-tama doon si Janice. Bakit? Eh, bibintahan ko rin itong damit. Berta, alis mo na ako. May lakad kami ni Ma'am. Sige, matutulog muna ako. Hindi ako nakatulog kagabi. Bakit? Ang lakas humilik ni Janice. Talaga? Ako, pasensya na. Wala tayong magagawa eh. Naikitira lang tayo dito eh. Be, baka hindi na muna ako pumasok ngayon. O bakit? Hindi ako nakatulog kagabi. Bakit? Dahil hindi mo ko katabing matulog? Hindi, no. Ang lakas kasi humilik ni Berta. Grabe. Ano? Mauna ano? Na ako, papasok pa ako eh. Ano? Ay, ako rin, may lakad kami ni Ma'am. Berta, baka gusto mong mauna matulog. Bakit puyat ba kayo? Ako? Sarap na bakit tulog naman ako kagabi? Mapupuya? Yun na ba? O yan ah, bayad na utang ko. Kano ba to? Yan? 1,300. O ha? Sobra pa sa utang ko. O ngayon? Wala. Sabi ko lang. Bakit ka nandito? Wala. Sinamahan ko lang si Tommy. Bakit? Ewan ko ba? Parang bigla lang ako nagka-idea. Parang gusto ko na rin pasukin yung ganyan. Really? Oo. May kakilala ka bang taong pwedeng tumulong sa akin? As a matter of fact, I know just the guy to help. Doy! Okay. Si Ana! Ay! Ana, asawa ko.
Oh, mukhang ginabigay yun. Eh, matrapik eh. Ay, upo ka muna. Upo, upo. Oo. Oh, may naisip na akong paraan kung paano maaayos yung dalawang buntis. Talaga? Paano? Iyan, si Ana. Bakit? Ano ka ba, referee? Ay, hindi. I'm a certified doula. Doula? Ano yun? Ah, madam, magtanong ko lang. Ano ba ibig sabihin ng doula? Doula? It's actually a Greek word meaning servant. She is professionally trained and experienced sa panganganak. Sinasamahan niya continuously ang laboring mom while birthing at sa postpartum. So ang pagkakaiba ng doula sa midwife, sa mga nurse, hindi siya gumagawa ng pag-take ng, kunyari, fetal monitoring or even the IE o yung vaginal exam. Hindi siya ganon. Hindi siya nagpapaanak. Advocate siya ng nanay na mother-to-be. Madam, ano ba ang pangunahing gawain ng isang doula? So, ang una is continuous support. Hindi lang dun sa nanay, kundi sa kanyang asawa o sa kung sino man din yung partner niya na nandun. So, nandun yung massage, pwedeng acupressure, nandun din yung pagturo ng iba't ibang exercise para makatulong na pumosisyon ng tama yung baby, tsaka si mami maging komportable habang siya'y nagli-labor. Tumutulong din ako kasi sa pag-coach kung paano gumawa ng isang birth plan. So, tinitingnan lahat doon ng mga options nila. Usually, pinapa-attendan ko sila ng aking class wherein we ask them to bring their partner. Asawa, pwede sila magsama ng support person. Usually, it's a loved one, family member, o kaya pwedeng a friend. Kasi yung partner na yon, meron siyang role. So, tinuturo namin yung different ways that he or she can comfort the laboring mom. Kasi, ang tinuturo namin, ang pagli-labor kasi, you labor as long as you can at home. Mahalaga na ang mother-to-be, she feels loved. She feels safe, she feels secure habang siya ay nagli-labor at nanganganak. Para maganda yung hilab niya. Pag hindi niya feel yung love and support at wala nakakaintindi sa kanya, ang lumalabas ay stress hormones. Yung a lot of fear, so nauuwi rin sa traumatic na panganganak. Nagkakaroon tuloy ng postpartum blues or even depression. Paano po maging certified na doula? Para maging isang certified doula, merong course on doula. So, meron abroad. Pero meron ding online. Let's say tayo na nandito at hindi makapag out of the country, merong online certification. Pero ang requirements niyan, basically maraming binabasa, pero meron ding required na a-attend ka ng mga pagsuporta ng panganganak, ng ilang panganganak. Tapos meron ng mga surveys, iba't iba. Be! 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 Ay! Ko yun! Ano mo kinanon? Hindi ko naman sadya! Sinadya mo yan! Ba't ka pumasok? Hindi mo ako! Sadya ko ba? Bastos ka! Bakit? Ano nangyari? Pinasok niya ako sa banyo. Hindi! Akala ko si Janiske! Bastos! Bakit kasi hindi ka nagtatanong kung sinong tao sa loob? Nagtanong ako, baka hindi niya lang narinig. Ba't ka dire-diretso sa loob? Eh, bukas yung pinto eh. Paano ko naman, hindi ko nakasalala mo? Ikaw, sigaw ka na, sigaw ka na. Ay, teka. Dakot, sinasabi ko na nga, alam ko na mangyayari to eh. Oo nga eh, ang gagawin natin? Hindi, umuwi na lang tayo. Total naman, mukhang matatapos na yung pag-exterminate ng mga daga dun sa bahay. Ay, huwag na. Kami na lang ni Berta na alis. Ay, teka nga. Di ba sabi nga ni Pitoy, alam na naming mangyayari ito, di ba? Kaya alam na rin namin kung ano ang gagawin. Paano nga ayusin to? You know, alam ko what you're going through. I know how you're feeling. Talagang pinagdadaanan yata yan ng lahat ng tao eh. Oo nga. Ang tagal-tagal ko lang nararamdaman na parang may kulang sa buhay ko. Tapos nung dumating ka kahapon, doon ko lang na-confirm kung anong kailangan ko. Talaga? Hindi nga dahil sa'yo eh. Hindi ko
ikaw marirealize kung anong gusto ko talaga. You know what, Deedee? The feeling's mutual. So, ano, sino yung kakilala mong tutulong sa akin? Well, he's sitting in front of you. Ikaw? Yes! You know, with your beauty and my brains, we could have the perfect baby. Ano baby? Hindi ba baby hinahanap mo, kailangan mo, kulang sa buhay mo? Well, here I am. I'm ready to make a baby with you. Ano? Hindi baby yung sinasabi ko. Ano? Negosyo! Gusto kong mag-design na damit ng babies. Ay! Kapal naman talaga ng mukha mo. Naku, naku! Diyak na nga. Ay! Mimi, eto si Ana. Ah, siya yung duda? Hindi duda, dula. Siya ang aalalay kay Berta habang nagbubuntis. Alalay? Paanong alalay? I-assist ko po siya sa kanyang pregnancy hanggang sa mga anak siya. At saka yung mga gawain na hindi niya na magawa, ako na po ang gagawa nun. Naku, mabuti naman. Alam mo, bisan nga naiilang na ako dito eh. Dahil sa kalagayan niya, mabuti nandiyan ka. Ay, hindi po. Hindi po ako kapalit ni Berta. Ano ibig mo sabihin? Ah, hindi, kasi ang usapan eh, si Berta lang ang seservisyohan niya. Kasi dula siya eh, hindi naman siya kasambahay. Mm-hmm. Pero sa akin nagtatrabaho si Berta. Tama po yun, at hindi po yun magpapago. Eh, sino magpapasweldo sa'yo? Ako. Eh, sa akin, sino magpapasweldo? Eh, hindi si Mimi. Susweldoan ko pa si Berta? Oo. Eh, kasi tuloy-tuloy pa rin naman ang servisyo niya sa inyo eh. Pero si Ana ang gagawa ng gawain niya. Oo, pero si Elsa magbabayad sa kanya. Pero hindi ko siya pwede utusan? Hindi po. Wow! Ang pagiging nanay raw ang pinakamahirap na trabaho sa lahat. Magtataka ka tuloy, bakit marami pa rin babae ang gustong mabuntis, gustong magkaanak? Oras na maging nanay ka, dapat tanggapin mo na sa sarili mong kahit kailan, hindi ka na pwedeng maging amo. Lagi ka na lang katulong, utusan, alalay, hindi lang ng mga anak mo, kundi ng buong pamilya mo. Walang day off, walang benepisyo, at higit sa lahat, walang sweldo. Pero walang katulad ang sayang nararamdaman tuwing makikita mong nakangiti lahat ng alaga mo. Alika, Elsa. Pasensya na sa abala. Andito si Ana. Magbabayad kasi ako. Ah, wala na si Ana. Pinaalis ko na siya. Ha? Oo, kahapon lang. Ay, ba't mo pinaalis? Hindi ba kailangan ni Berta ng dula? Walang problema. Meron na siyang bagong dula. Ako. Ikaw? Mm-mm. Huwag kang mag-alala, kayang-kaya ko naman silbihan si Berta. Kaya magmula ngayon, ako na ang susweldohan mo. Ay, siya nga pala, kumain ka na ba? Ah, Berta, ikuha mo ng merienda si Elsa. Sige. Mimi, ikuha mo ng merienda si Elsa. Sige. Sandali ha. Pagsisilbihan ko lang si Berta, kukuha kitang merienda. Excuse me. Thank you.